inmates ng Cebu, sumikat sa kanilang sayaw, pati na ang kanilang Gangnam Style. Hindi pahuhuli ang mga inmate ng Olongapo. Ang kanilang pagkaburyong idinadaan sa pagra-rap. Break it down. Alas 8 pa lang ng umaga. Ang dalawang hari ng BJMP Olongapo District Jail, kanya-kanya ng parinigan. Sa oras daw na lumabas sila sa kani-kanilang lungga, asahan na raw ang matinding riot ng batuhan. Batuhan ng pagra-rap. Ito ang panimula, akin ang ilalathala. Halika na makinig na ako lalawit ang dila. Panghawakan ng mabuti magkakos sa aming sumagupa. Ako'y isang makatang may taglay na pambihira. Na kung pumanat ay astig, kailan may dita dalo. Tingit, uli ni Gerema kong binibigas kayo. Ngayon ay makinig sa banat, tumalawa kasi itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nagbuwan sa aking isip, na pinoon ang aking diwa sa sarili ko. Ito, hindi ito ang mga grupo ng G-Town at disipulo. Ang bumabasag ng katahimikan sa piitang ito dahil sa husay nila sa pagra-rap. Estilo pag ako na ang pumanat, siguradong maihip ang kalaban na hindi rin may respeto kay sagrado. Ngayon pakinggan yung pagsak ng aking kaalyado. Hindi sinasadyang mabuo ang kanilang pangkat nung natuklasan ito na maopisyal ng BJMP o ng Bureau of Jail Management and Penology sa isang talent showdown ng mga detainee. Rapper at kaibigan ng grupo ng G-Town na si JR, nagmagandang loob daw para bit-bitin ang kanyang lumang laptop at mikropono sa minsan niyang pagdalaw sa mga ito. Ang may tutulong nito sa kanila yung pagka-homesick nila sa kulungan. Gusto kong matulungan sila na kahit papaano makalimutan nila yung nangyari sa buhay nila at makapagbago rin sila. Hello, Mike, this soundtrack. Ang aking bagsaan na may halo panda A sa mga rapper. Dito na raw nag-umpisa ang ideya ng G-Town at disipulo na magsani puwersa para makabuo ng agong. Napapakita pa po namin yung pagbabago na nangyari, tapos napapadama pa po namin sa ibang mga tao, hindi porket nakakulong kami, wala na po kaming silbi. Kahit nakakulong ka, pwede mo pa rin buhayin yung pangarap mo. Nito lamang Hulyo, nirelease ang kauna-unahan nilang album. Katunayan, nagpa-imprenta pa sila ng mga t-shirt para sa kanilang album cover. Sa halagang 100 piso, ipinagbibili nila ito sa mga dalaw at pamilya ng mga kapwa nila preso. Sa ngayon, halos palit puhunan pa lang daw ang kanilang kinikita. Pero ang kanilang tutubuin, ilalaan daw nila sa susunod nilang album. Inspired sila sa kanilang day-to-day activities. Dati po ay hindi sila masyadong nakikisalamuha o nakikigawa sa mga activities dito sa jail. Sa ngayon po, makita mo, inspired po sila. Nakikita mo yung pagbabago po sa kanilang pagkatao. Katulad ng ibang mga selda, balot din ang pangungulila ang Olongapo District Jail. Ang ilan sa mga preso rito, pakiramdam, nakalimutan na ng kanilang mga pamilya. Kaya naman, ito rin ang madalas na tema ng kanilang mga rap. Ang buhay ay maikli, dapat bigyang halaga. Huwag sayangin sa mali at paggawa ng masama. Dapat bigyan ang pansin ang baluktot ito. Manalig sa Panginoon o panglantas ay tumuwin. Ang buhay ay maikli. Nasasalamin daw rito ang pananabik sa pamilyang naiwan sa labas. Bigyan ang pansin ang baluktot ito. Manalig sa Panginoon nung panglantas ay tumuwi. Nung panahong ako'y ipit at wala nang matakbuhan, tanging dalangin sa Ama nagbigay kahulugan. Naging sagot sa mga tanong na sa isip ko'y lumito at nagbigay liwanag. Si Jay, tumatayong leader ng G-Town. Mataas daw ang pangarap niya noon na maging sikat na rapper. Yung rapper po kasi, tingin ng ibang tao, gangster, pero hindi.
tingin naman ng iba aktivista kasi nga sumusulat kami nung ano sa loobin namin. Pero yung rapper, malalim yung pinaghuhugutan. Hindi ka makakagawa ng isang magandang kanta kung hindi talaga nanggagaling sa puso mo. Katunayan, isang music video ang in-upload nila sa YouTube noong 2007. Kung saan napansin pa raw di umano ni Andrew E. ang kanilang talento. Pero taong 2009, nasangkot si Jay sa kaso ng ipinagbabawal na gamot kasabay ng pagkaudlot ng kanyang pangarap, ang pagkawalay niya sa kanyang asawa at tatlong anak. Ang asawa ni Jay na si Sharon ang mag-isang nagtataguyod ngayon sa kanilang pamilya. Pero gaano man daw ito kahirap, matyaga pa rin siyang naghihintay sa paglaya ng kanyang pinakamamahal. Jay, hintayin ko ang paglaya mo. Kasi gusto kong mabuo tayo ulit. Lalo na kasama yung bunso natin, si Jed. Kasi hindi ka nakasama. Ang kagrupo naman ni Jay na si Carvin, hindi nalalayo ang kwento sa mga anak ng sundalong Amerikano sa Olongapo. Ipinagbubuntis pa lang daw siya ng kanyang ina nung napaalis noon ang mga tropang Amerikano sa Subic. Dahil dito, wala raw siyang kinagis ng ama. Tatanong po na anong pangalan ng tatay ko para mabuo naman yung kalahat, kahit kalahati lang ng pagkatao, mabuo, makita ko yung father ko. Pero ang mas masaklap pa rito, maaga rin binawian ang buhay ang kanyang ina. Bali po ang nag-alaga po sa akin, simula nung bata ko hanggang 2000, yung lola ko po. Nung namatay po siya ng 2000, doon na po ako sa tsaing ko. Tsaing ko na po nagpa-aral sa akin. Dahilan na rin daw ito para maligaw siya ng landas hanggang siya'y nakulong. Pero kung may isang bagay man daw siyang ikinalulungkot, ito ay ang danasin din ng kanyang anak na lalaki ang naging kapalaran niya. Pangako ko sana, ayokong mangyari sa kanya yung nangyari sa akin. Sa kasawiang palad, tungaho, nakulong ako. Ngayon, 5 taon na po yung anak ko na hindi ko po nakakapiling. At sa bawat pagbating-ting daw ng kampana sa oras ng dalaw, isa siya sa maraming presong umaasa na muling maramdamang may nakakaalala pa rin sa kanya. Ang apat na miyembro naman ng grupong disipulo, pare-parehong nakulong sa murang edad dahil sa kaso ng ipinagbabawal na gamot. Lahat sila alipin din ng kalungkutan. Ito raw ang kanilang naging inspirasyon para mabuo ang pinakauna nilang kanta, ang Buhay Preso. Mga pagsubok na sa buhay na hindi na alintana, makikita sa mata ng mga preso lumuluha, pinipilit na humahon sa lalim ng pagkabaon dahil sa isang iglap tumatakbo ang panahon. Mga pagsubok na sa buhay na hindi na alintana, makikita sa mata ng mga preso lumuluha, pinipilit na humahon sa lalim ng pagkabaon dahil sa isang iglap tumatakbo ang panahon. Sinasalamin daw nito ang mga seldang ikinakahon ang nagsusumigaw nilang damdamin. Ang mga magulang na sa isip na lang nila nayayakap. Katulad ni Mac, 21 anyos at pinakabata sa kanilang grupo. Talagang mahirap dun. Sinasabi lang yung lahat. Alam ko naman yung mga buhay ng mga preso na yun. Ayaw lang niya kasi ako mag-isip. Pangarap daw niya noon na maiahon ang kanyang pamilya sa hirap. Sa pamamasada lang kasi ng jeep ng kanyang ama, sila noon umaasa. Hindi rin daw kaya ng mga magulang ni Mac na makita siya sa ganitong kalagayan. Pagsapit ng alauna ng hapon, ang grupo ng G-Town at disipulo masugit na naghihintay sa araw na ito kung matatawag ang kanilang pangalan. Sa dilim na tinatahak, lumiwanag ang daanan, pati ang kapaligiran na... Sandigigo, may dalaw ka! Nakabay hanggang sa dam. Dalaw! Si Mac, hindi inasahang nakaabang na pala sa labas ang kanyang mga magulang.
Miss na kita ko. Gusto kaya, gusto ko naman siya makalayo. Maski mahirap kami. Tabi ko yung kasama ko yung anak. Isang oras bago matapos ang dalaw. Isang tawag pa ang humabol para kay Jay. Ayun, ayun. Kaanak ko. Bakit? Dumating ang kanyang misis, bit-bit ang bunso nilang anak. Masaya sila kung may dalaw, pero sa sandaling umalingaw-ngaw na ang huling batingting. Balik selda sila. Ngunit mas masakit marahil para sa matagal nang nangungulila sa dalaw katulad ni Carvin, na bigo pa ring muling makita ang kanyang mag-ina. Tahimik na ang gabi, pero si Carvin gising pa. Sa gabi, dito yung pahinga ka na eh, yung tipong magpapahinga ka na sana, pero may isip mo na hindi ka dinalaw, para bang ikaw eh, mag-isa ka lang na wala nagmamahal sa'yo. Sa gabing ito, marami ang mga katulad ni Carvin na ang alaala ng pamilya na bubuhay na lang sa musika.